Huwag mong sabihin yan. Malay mo, may dahilan kung bakit kanila iniwan. Ano man ang dahilan na yun? Kahit kailan, hindi ko maiintindihan. Dahil wala sila upang magpaliwanag at ipaintindi sa akin kung bakit nila ako nagawang iwan. Lucas! Nakaalis na si Lolo at Lucas. Ako na lang mag-isang naiwan. Magmamadali ako. Baka mahuli pa ako sa trabaho ko sa Casa Bella. Marami kang kailangang pirmahan ng mga peking papeles, Haring Rizalte. Papeles? Para saan? Sa paglipat ng mga ari-arian sa pangalan nating tatlo ni William. Nagawa mo ba ng maayos? Ako pa ba ang pagdududahan mo? Madali lang naman sa akin ang ganitong bagay. Hindi na ito bago. Kaya huwag kang mag-alala. Pulido ang pagkakagawa. Magaling. Akin na. At pipirmahan ko. Heto. Siya nga pala. Pumunta rito ang mga magulang ni Bella. At bakit raw? Humihingi sila ng pahintulot. Kung maaari daw ay nais nilang makita ang kanilang anak. Hindi ba sila marunong umintindi? Hindi ba? At sinabi ko na sa kanila, hindi nila maaaring makita si Bella. Sinabi ko na sa kanila ang ukol sa bagay na yan. Hindi na rin naman sila nagpumilit pa. Mabuti naman. Hindi sila nag-iisip. Huwag na nila akong gagalitin. Baka nais nila na ang kanilang anak ang magbayad. Malayo pa ako sa kabayanan. Magpapahinga muna ako saglit. Hoy! May isang baslit! Isang magandang baslit! Isang balako? Ha? Lugot! Baka ako ayaw gawin niya sa akin! Ha! Wala pa akong pagkain! Hindi pa ako nakakain! Ha! Tamang-tama ang pagkakita ko sa'yo! Maaari kitang ipinta! Hindi ako papayag! Matapang ka! Bakit? Anong laban mo sa akin? Gayong isa ka lang namang paslit! Huwag mo akong mamalitin! Hindi mo alam ang kaya kong gawin! Bakit? Anong kaya mong gawin? Ha? Kailangan ko siyang matakasan. Hindi ko alam kung gagana ang kapangyarihan ko. Wala akong dalang sandata. Ano? Nag-iisip kang takasan ako? No! Pasensya ka na. Hindi mo ako matatakasan. Halika dito! Hindi mo ako mauli! Aba! Maliksikang kumilos, ha? Tingnan natin ang bilis mo. Unti-unti siya lumalapit sa akin. Kailangan ko makahanap ng kahit ano may panglalaban ko sa kanya. Huli ka! Bitiwan mo ako! Ibibinta kita! May pagkain ako! Bitiwan mo ako!
punong maestro. Ipinapatawag niyo na po ako. Mabuti naman at hindi ba ako pinaghintay, Prinsipe William? Papa? Opo ka. May pag-uusapan tayong importanteng bagay. Tungkol po saan? Bakit po pala kayo nandito? Galit po ba kayo sa akin? Sasaktan niyo rin po ba ako? Wala akong sinabi na sasaktan kita. Isa pa, nabalitaan ko na mula sa iyong ina, napatawang ka na raw niya ng parusa. Kaya hindi na kita parurusaan pa. Ganun po ba? Pero hindi ko gusto ang ginawa mo. Pasalamat ka at ang iyong ina ang unang nakaalam. Dahil kung nagkataong ako, hindi lamang yun ang habuti mo sa akin. Papa? Hindi yan ang pinunta ko dito. Pumunta ako dito upang bigyan ka ng isang misyon. Ha? Ano ho yun? Ayan. Tingnan mo. Larawan ho ito. Larawan ng isang may katandaang lalaki? Oo. Nais ko bukas. Hindi na siya masikatan pa ng araw. Ama? Anong... Papatayin mo siya, Prinsipe William. Yan ang mission mo. Ama? Huwag kumaingay! Napakaingay mo! Manahimik ka! Hindi ako papayag! Anong? Bakit? Lumakas ang hangin? Anong nangyayari? Ha? Hindi! Matadala ko ng malakas na hangin! Mamangit ka pa ng malakas! Pero bakit ko siya papatayin, Ama? Miyembro siya ng punong hukom. At nais niya akong kalabanin. Kaya kailangan, habang hindi pa siya gumagawa ng malaking butas, mawala na siya sa landas ko. At ikaw, aking anak na prinsipe, nais kong subukan ang galing at talino mo. Pero paano ko magagawa yun? Isa lamang akong... Hindi mo kailangan gumamit ng kahit ano. Pairalin mo ang utak mo. Huwag mong itanong sa akin kung paano mo gagawin. Pag-isipan mo. Basta kailangan bukas. Kailangan mabalitaan ko na wala nang lalaki yun. Ama? Naunawaan mo ako? Ama? Sumagot siya! Opo. Naunawaan ko. Magaling. Sige. Bumalik ka na sa iyong klase. Basta tandaan mo. Bukas! Ha? Opo, Ama. Nasaan ako? Uri ko.
Ang sakit ng mga kamay ko. May mga sugat ang kamay ko. Gising ka na pala? Oh. Isang magandang babae. Nakasuot siya ng mahabang puli asul na damit. Itim na itim ang kanyang buhok. Asul din ang puli ng kanyang mga mata. Oh. Sino po kayo? Nasaan ako? Bakit ako narito? Ito ay isang panaginip lamang. Wala ka sa realidad. Ano? Hindi kita maunawaan. Anong lugar to? Bakit tayo napapalibutan ng mga ulap? At sobrang lakas ng hangin. Sino ka? Kilala ba kita? Kapag kilala mo na ang iyong sarili, makikilala mo na rin mo. Siyempre kilala ko ang sarili ko. Ako si Sabrina Limuel, galing sa Vesperia. Isang normal na mamamayan. Hindi mo pa nga kilala kung sino ka talaga. Mahirap alamin ang katotohanan. Minsan, nasa atin ang harapan ang sagot. Pero, pinipili natin maging bulag upang wag lang tayong masaktan. Ano bang sinasabi mo? Diretsahin mo na lamang ako. Sino ka ba? Kilalanin mo muna ang sarili mo bago mo kilalanin ang iba. Oh? Hindi ito ang huli nating pagkikita. Sana sa susunod, kilala mo na kung sino ka. Siya nga pala. Heto, gamutin mo ang mga sugat mo. Ang mga sugat na yan ay marka ng utong ikaw. Oh, sandali! Sandali lang! Sino ka? Sandali! Hanggang sa muli natin pagkikita. Sandali! Sandali lang! Sino ang babaeng yun? Sino siya? Bakit ayaw niya magpakilala sa akin? At anong sinasabi niya na hindi ko kilala ang sarili ko? Bakit sinabi niya yun? Bakit? Naguguluhan ako sa nangyayari sa akin. Bakit ba ito nangyayari sa akin? At yung babae sa panaginip ko, sino siya? Bakit niya sinasabing hindi ko kilala ang sarili ko? Sino nga ba talaga ako? May itinatago pa ba si Lolo sa akin? Meron ba? Nangyari sa'yo? Bakit kanyan itsura mo? Ang dumi-dumi ng damit mo, may mga butas pa. Gusto ko nang umuwi ng bahay, Lucas. Teka lang. Ano ba kasi talaga nangyari? Akala ko ba nasa trabaho ka? Bakit nandito ka sa bungad ng plaza? Mahabang kwento. Tsaka ko na lang ikukwento sa'yo. Sa ngayon, gusto ko muna magpahinga. Duman ako dito sa bayan upang bumili ng pagkain mamaya. Tsaka pagod yun si Lolo. Sige na, Lucas. Maiwan na kita. Sige. Mag-iingat ka. Huh? Ano bang nangyayari kay Sabrina? Para siyang lantang gulay. Si Bella, nakita niya ako. Saan lang yung tungo? Aalis ka? May pinapagawa lang sa akin si Ama. Kailangan ko matapos kagad. Pwede ba akong sumama? Hindi pwede. Ako lang inutusan niya.
Hindi niya binanggit ang pangalan mo. Pero gusto ko lang namang sumama. Di ba sinabi ko na sa'yo? Ako lang inutusan ni Ama. Kung isasama kita, baka magalit na naman siya sa'kin. Kaya pwede ba huwag ka na makulit? Oh, ha? Diyan ka na. Ha? Ah! Nakakainis!